guys. Sa video na to, turo ko sa inyo paano maglinis ng board. So meron na tayo nakaready dito na board. Makikita nyo matumi siya. Sa iba kong video naturo ko na sa inyo, napakita ko na sa inyo kung paano magbaklas. So ngayon naman, maglilinis naman tayo ng board kasi marunong ka magbaklas ng board ay ng laptop. Siyempre lilinisin mo rin yung board niya. So meron na tayo nakaready dito. Kita nyo madumi siya, may mga ano pa. So diba, mahalaga talaga na malinisan natin yung board. Kasi mga isang taon hindi nyo nalinisan, ilang buwan. So forward ko na lang guys ng ibang video. Pero bago ko i-forward, tuturo ko sa inyo paano tamang paglinis. So yun nga sabi ko, kung pasmado yung kamay nyo, huwag nyo masyadong hawakan yung board. Punasan nyo muna yung kamay nyo, kaya magamit kayo ng gloves. Tapos brush. Tandahanin nyo lang. Pwede naman mabilis, basta ingatan nyo lang na yung katama sa board is ito lang. Hindi tatama itong plastic kasi madama yung bisa, diba? So, kung meron din kayong blower, yung pang buga na hangin, para pag after nyo mabrush yan, bubugahan nyo siya ng hangin. So, ang una nyong gagawin, kung ganito yung CMOS battery nyo, tatanggalin nyo siya. Ganito lang muna sa pagtanggal. Yan. Tatanggalin nyo siya. Tapos, saka nyo siya, babrushan. So, papakita ko sa inyo guys. So, gagawin nyo rin to dapat sa, ano, lapas ng bahay nyo. Dapat hindi mababalik yung alikabok. Guys, pagkatanggal nyo na itong heatsink nya, kung yung fan nya hindi kasama sa heatsink, tanggalin nyo na rin yung fan. Yung ipang heatsink, kasama na agad yung fan sa ganito nyo sa bola pagtanggal. So, ano, may screw dito, tignan nyo lahat ng screw. Iba yung screw na ito nandito, iba din yung screw dito sa bola. Ito kasi para matanggal yung fan. So yun yung mamaya natin nilinisan. So kung makikita nyo dito guys, matigas na yung thermal paste nya. So kailangan na rin palitan yan. So linisan ko na siya guys. So, tapos nyo ito, pag-blowera ko siya. Yung mga plastic na makikita nyo, pwede nyo rin siyang paklapin. Tapos babrasan nyo din. Kasi yung iba nyan, makikita nyo may mga langgam. Nilalanggam na yung mga laptop nyo. So, di ko na siya mapapakita sa video guys. Bublowera ko muna siya. So, guys, nalinisan ko na siya. After naman dun sa mga alikabok, yung processor naman, ayun o, butikas na siya. So, kailangan na talaga siyang palitan. Gamitan nyo lang ng basahan, o kaya brush. Kung kaya pa kasi ito, matigas na talaga siya eh. Parang simento na nga ito eh. Parang bato na siya pag sobrang tigas. So, hindi na siya maganda sa bird. Kasi yung original na ganyan, sobrang ano yan, lambot yan, papakita ko sa inyo. Tawag dyan thermal paste, yung mga hindi nakakaalam. So, ganito siya guys. Parang ganito siya. Yung iba kasi iba-ibang pangalan. Pero nakalagay talaga dyan thermal paste. Hindi lang nakikita. Mabibili nyo to sa ano, hindi nyo ito mabibili sa mga tindahan, sa Dico, yung bilhana ng mga electronics parts. So mura lang to, kaya lang hindi ko alam magkano, mga siguro nasa mga 100 plus lang or wala pang 100. Yan, nilagyan nyo lang siya, ganito na nyo lang paglalagay guys, konti lang. Bago nyo lagyan nito at kailangan tanggalin nyo muna yung luma, yung tinanggal ko kanina. Kasi malaking tulong yan. Kasi yung bakal na nilagay mo, hindi naman siya lahat sagad dun sa pinaka dito, na nakaipit to. Kaya siya yung nagtutumutulong na ano, magdugtong para dito. Ay no, meron din dyan dito, diba? Meron din daw tong ano,
sa cool down ng init, parang ganun. Pero ang alam ko kasi ano lang to, parang takip lang sa space na nakaano. Kasi di ba, example, ito yung processor, kasi ito yung heatsink. Pag nilagay mo siya, hindi naman lahat nakaano yan, nakalapag. Mayroong naka, ito nakikita ang space. So ito yung nagtatakip sa space. Nagdurugtong, parang ganun. Para yung init nito, tuloy-tuloy dumali dito sa heatsink. Heatsink kaysa heatsink, hindi heatsink. So yan, dinilisan nyo rin to. Yan, tumatikis na siya. Tapos malilisan nyo, babalik nyo na rin ulit siya. Tapos, pangalawa nyo dinilisan. Yun nga yung dito. Ayun na makikita nyo guys. Naharangan na siya kaya yung itong init. Hindi na makalabas kaya minsan nasasira yung laptop na overheat sa sobrang init. Palito din dito. Ito di masyado pero makikita nyo naman yung alikap ako. Yan o. Tanggalin ko yung screw niya. Pakita ko sa inyo. Guys, tignan nyo guys. Diba? Ito naman, hindi nyo pwede masyadong pirasahin yung pagbrush kasi yung ibang ilis yung malalambot. Ito din yung gagamitin nyo. Ayan. Tapos pwede nyo yung hawakan to, hatakin pataas kung natatanggal. Pag medyo matigas, huwag nyo nang pirasahin kasi minsan natatanggal to eh. Ito hindi, kung mahirap. Yan, babrasahin nyo lang sa nandandaan, sa labas nyo lang babrasahin. Na hindi maano yung alikapok. So, babrasahin mo muna sa guys. So guys, tapos ko na siyang linisan. So kung may makikita kayong ganito, may naiiwan pa sa mga gilid, huwag yun na masyadong pirasahin yan pag linis. Baka pag pirasahin niya mabalit kasi malalambot lang to guys. Ang importante yung sa mga gilid, yung nakakaharang, yung pumipigil sa pag-iikot ng fan, yung magandang tanggalin. Yung nandito na sa mga ilis na dumikit, kahit hindi na magaan tanggalin yan. Yung hindi nyo kayang tanggalin, baka masira. Tapos ang importante din yung dito, yung nakaharang dito. Kasi labasan ng hangin yan eh, nakapansin yun. Tagos yun. Yan, kasi naharangan yan. So, balik na natin. Yun guys, no. Dapat panoorin nyo muna ito hanggang sa matapos. Saka dapat meron kayong sa mga walang alam talaga sa ganito, meron dapat kayo thermal freeze. Pili muna kayo bago kayo magpa-classes. Sayang din kung hindi nyo mapalito ng thermal paste yung processor. Pero malaking tulong na rin. Kung wala rin kayong thermal paste, malaking tulong na din yung matanggal yung alikabo. Papalito na yung balance. So, ganito na guys. Papalik ko na siya. Guys, tapos ko na siyang linisan. So, ito na siya ngayon. Diba? Para kanina. Huwag niyong kalimutan guys yung ano fan talaga pag magkabit kayo. Pag nagpa-class kayo ng board, baka makalimutan niyo pagkabit yung fan. Mamatay yung laptop niyo pagka di niyo napapansin. Kasi hindi umiikot yung fan. Tapos dito guys, pansin niyo, wala na masyadong alikabong. Tapos kung yung laptop niyo naman, kalawang na yung dito niya, pwede niyo siyang lihain. Kaya pili kayo ng WD-40 pang spray yan. Tandaan nyo na lang WD-40 pang spray yung pang tanggal ng halaman. Pero kung masila, kung ano kayo, masila kayo sa mga ganun. Pero kung gumagana pa naman, kahit hindi nyo na siya spray yan. Kasi merong USB dito na sobrang kalawang na hindi na nagka-function, pwede nyo siyang spray yan nun. WD-40, wala naman siyang ano eh. Kahit mabasa yung board, wala namang epekto sa board yun. So, yun lang mabigay kong tip guys. Tapos ito, balik nyo na rin yung same battery. So, ganun lang maglinis ng board. So, importante yun, matutunan natin yan dahil malaking tulong yun na mapahaba pa yung buhay ng laptop nyo. So, ingat lang guys, dapat walang moist yung kamay nyo. Kaya bago nyo ikabit, punan
nasan yung munang bird ng pasan ng daan-daan para yung baka nahawakan niya siya, maingatan niya. So ganun lang guys. Yung RAM, sa pagtanggal ng RAM, kung nakalimutan niyo, yan ito siya. Iba na ganyan. Ang tatanggalin niyo lang yung gilid na to. Yan, itutulak niyo lang siya pa ganun. Meron din to. Pakaliwa naman to. Ito, pakanan. Pakaliwa. Tapos hatak lang pataas. Tapos pagbalik, unang lagay niyo dyan, masikip. Pero hindi pa yun sagad. Didiinan niyo pa siya. Yan. Tapos sa kanya ibaba, push niyo lang na maglalak to. So, ganun lang guys. So, maraming salamat. Hanggang dito lang yung video ko. Dahil about lang tayo sa paglilinis. So, thank you. Subscribe niyo rin yung channel ko guys para marami pa kayong makakuha ng idea. So, salamat sa panonood. God bless.